12 ng Pebrero, Martes, sa 5th linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang mga Pariseo at ilan sa mga guro ng batas na galing sa Jerusalem. Napansin nila na kumakain ang ilan sa mga alagad niya ng may maruming kamay na hindi naghuhugas ayon sa seremonya. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at mga guro ng batas, "Bakit hindi isinasabuhay ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno? Hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Tama ang propesiya ni Isaías tungkol sa inyong mga mapagkunwari na susulat na, 'Pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Walang silbi ang kanilang pagsamba sa akin at kautusan lamang ng tao ang kanilang itinuturo. Pinabayaan nga ninyo ang utos ng Diyos para itatag ang tradisyon ng mga tao." At sinabi ni Jesus, "Mahusay na pinawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos para tuparin ang inyong tradisyon. Sinabi nga ni Moises, 'Igalang mo ang iyong ama at ina,' at 'Patayin ang sino mang susumpa sa kaniyang ama o ina.' Ngunit sinasabi niyo na kung may magsasabi sa kaniyang ama o ina, iniaalay na ang pwede kong itulong sa iyo. Wala na siyang magagawang anuman, ayon sa palagay ninyo, para sa kaniyang ama at ina. Kaya pinawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa tulong ng sarili ninyong tradisyon at marami pa ang mga ginagawa ninyong ganito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Pinasasaringan ni Jesus ang mga Pariseo at mga guro ng batas sa pamamagitan ng tekstong ito mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ipinahihiwatig niya rito ang paimbabaw na kabutihan o kabanalan ng mga nabanggit. Ipinapakita nila sa mga tao na mga banal sila dahil mahigpit nilang sinusunod ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Pero hindi naman nila natutupad ang tunay na salita o kalooban ng Diyos na dapat nahahayag sa wagas na pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Sa madaling salita, anumang tradisyon ng tao ay magiging makabuluhan lamang kung nagtatapos ito sa kabutihan at kapakinabangan ng tao. Isang malaking pagkakamali at kasalanan pa nga kung gagamitin ang tradisyon o batas ng tao para makaiwas sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Pagsasagawa, laging tandaan na sa pagtatapos ng misa, sinasabi ng pari sa mga nagsimba, "Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita ni Kristo." Ibig sabihin nito, pagkatapos ng misa at sa pag-uwi natin sa bahay, pagpasok sa trabaho o sa eskwelahan o saan man tayo mapunta, gagawa tayo ng mabuti sa kapwa upang sa ganoong paraan makilala nila si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng lahat.